Hello mga ka-ritual, magandang araw sa ating lahat. Bagong araw, bagong pampaswerte. So, pasok swerte, labas ang malas. So, ngayon po ay iba naman po yung ituturo ko. Or tip na gagawin natin dahil po matatapos na po ang taong 2022. Yung pong mga ginawa natin pampaswerte, kailangan na po natin siyang i-dispose or kailangan na po natin siyang palitan. So, mga ka-ritual, meron po akong mga ginawa dito na mga panglagay sa mga bag, yung mga ginawa natin mga prosperity, yung mga ganto-ganto po. So, kailangan na po natin siyang alasin. So, pero bago ko po siya sunugin yung mga laurel or yung mga cinnamon stick, yung mga materials na kailangan na nating tanggalin, ay gusto ko po munang i-share sa inyo. Dati po kasi gumawa po ako nito ng panglagay po sa bag. So, i-explain ko po sa inyo. Noon po, gumawa po ako ng mga wishes. So, ito po. May mga wishes din po akong ginawa. Ito po. So, meron naman pong mga naganap sa aking buhay. At naigawa ko na po ito ng video. Nasa YouTube channel na po natin. At nasa sa ating page na rin po. Na yayaman ako yung mga wishes mo. So, lalagyan po natin ang mga success sa bawat sulok. At mga signature. At yung pong pangalan natin sa likod at birthday. So, mga ka-ritual, may mga kanya-kanya po tayong mga wishes okay. Na... Okay. So, yun nga po. Yung po ay nilagay ko sa bag ko. May mga star anise po. Meron po tayong money. So, pwede po naman po siyang magamit kasi po tapos na po yung year end. Hindi pa naman po nagpapalit ng bills po dyan sa Pilipinas. So, magkagamit po kung nasa Pilipinas. Kaya lang po dito po ako sa Kuwait. And meron po akong mga nilagay ng mga ganito po. Prosperity, wealth, success, and abundance. Prosperity, ano ba itong isa? Positive vibes. So, meron din po tayong cinnamon stick na nilagyan ko rin po ng abundance, success, prosperity. At saka po tatlong star anise. Ito po ay yung pong lucky charm natin sa ating bag upang sundan po lagi tayo ng swerte mga ka-ritual. Ito pong mga ito ay pwede po natin siyang sunugin ng sabay-sabay. And meron po tayong luya na kahit konting luya, na alam po natin na ang luya ay isa sa pinaka nag-a-attract po din po ng mga kasortihan. Diba po? Tsaka ang bawang po, nag-ano ng negative energy at nagpapasok ng swerte. And ito po, may asin po ako at tsaka bigas po na 21 pieces na asin. Ito po yung ginawa ko noon. So, yung pong asin ay para po mahigop ang mga negative energy at para naman po tuloy-tuloy ang pagpasok ng swerte. So, ang bigas po ay for abundance at saka po kasaganahan. So, yan po. Meron po. And meron po akong coins. May coins po ako na kahit ano pong klaseng coins na gusto nyo rin pong gawin ay okay lang po. So, ito po ay coins silver. So, prosperity. Ang silver po ay nagdo-doble-doble po ang swerte dahil po kumikinang po siya. So, samahan nyo rin po siya mga ka-ritual. So, i-dispose ko na po kasi itong mga ito. Kaya, pinapakita ko po. And, pwede nyo po siyang ilagay sa red pounds. So, nung time na yun is wala po akong available na red. Kaya, ito po ang nagamit ko. Kasi, meron pa rin po akong ito na by wishes and alam nyo naman po. And, meron din po dito. So, basta po tayo ay positibo lagi sa ating mga ginagawa, tuloy-tuloy lang po tayo sa ating mga ginagawang pampaswerte. So, wala pong imposible. Kahit pa ulit po tayong mag-wish, kahit pa ulit-ulit lang po,
si universe na po ang bahala kung kailan at saan po ang tamang panahon para ibigay sa atin ang ating mga wishes. Huwag po tayong magsasawa, huwag po tayong mapapagod, dahil pag napagod po tayo, tayo po ang talo. Tuloy-tuloy lang po tayo, samahan po ng pagkatrabaho, sipagtiyaga sa paghahanap buhay or sa mga negosyo niyo po, at laki pa ng panalangin ay wala pong imposible, mga ka-ritual. And so ito po, may mga ganito rin po, kasi nga po ang taon ng Laurel ay isa po sa mga pinaka-only wishes, na kung any wishes po na gusto niyo po ay pwede po sa dahon ng Laurel, kaya lagi po tayong may dahon ng Laurel, dahil nga po lahat po ay pwede po nating i-wish. So yung pong bigas, kung okay pa po siya, pwede pa po natin siyang maluto. Pero kung hindi na po, so itatapon na po natin siya. Pero okay pa naman po siya, kaya pwede pa po siyang magamit. And itong mga dapat sunugin, so susunugin po natin. And ito pa rin po. So nakalagay po dito, success, tapos may mga 8 po. Alam naman po natin ang 8 ay lucky number. Infinity, walang katapusang pagpapala, puro swerte. And sa likod po, yayaman ako, and signature, and tatlong success po. So yan, and ang luya po natin tumigas na, so pwede po natin itong, alam niyo, pwede po natin itong gawing lucky charm, pero kailangan na po natin kasi magpalit, di ba? Kaya sama-sama po natin susunugin yan, and ito pong ating cinnamon stick. And ang asin po, ay itatapon po natin sa bowl or sa lababo po, para po tuloy-tuloy ang pag-agos ng mga negative energy, kasi po nahisigop na po niya yung mga negative energy at mga bad elements po, mga ka-ritual. Kaya po itatapon na po natin siya. And yun lang po, gusto ko lang pong i-share bago po matapos yung taon. Kung kayo po mga ka-ritual ay may mga nagawa na pong mga pampaswerte o mga ritual, so kailangan na po nating i-dispose yung mga yan, kailangan na po nating palitan, dahil magpapalit na po ang taon, kaya kailangan na po nating gumawa ulit ng bago, kahit ganoon pa rin po yung process, pero bago na po para sa 2023, mga ka-ritual. Kailangan na po ng bago, kailangan na po nating i-dispose yan, para pagpasok ng 2023, puro swerte po ang papasok sa atin, dahil yung pong mga nahigop na mga negative energy, mga bad elements, so itatapon na po natin siya. And fresh and new blessing po, of new opportunity sa ating buhay, sa ating tahanan, ang papasok, tuloy-tuloy ang pagpasok, walang humpay, nadadaloy ang swerte sa ating tahanan. So ganoon din po yung sa mga nasabi ko po sa last video, na yung pong paglilinis ng bahay, yung mga dapat pong itapon ng mga gamit or alisin, ay kailangan pong alisin para po may space ang mga paparating na mga swerte sa ating tahanan. So yun lang po, mga ka-ritual, nawa po ay nakatulong po ito ko sa inyo sa mga simpleng bidyong ito, pero powerful po. Dispose na po natin yung mga old na mga pampaswerte natin, and gagawa tayo ng bago ngayon para sa 2023. I-welcome natin ng bonggang-bongga ang ating 2023. So para meron po tayong gabay at protection saan man tayo tutungo, mga ka-ritual. Maraming salamat po. God bless us everyone. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa akong YouTube channel, ay mag-subscribe na po kayo at hit notification bell para lagi po kayong updated. Salamat po.